Hello mga ka-onaks, good day po sa ating lahat. Welcome po sa Sip Chikitsin. Magbabalik ang inyong kusinerong Dudong. Ngayon mga ka-onaks, gagawa tayo ng aking version na Lumpiang Shanghai. Gagawa tayo ng Lumpiang Shanghai. Ang gagamitin natin hindi carrots. So gagamit lang tayo ng minced pork at saka kamote. Itong red onion at saka garlic, asin at paminta lang ating panimpla at sa asukal. So magagamit din siyang itlog. Okay, start na po tayo. At alam kong nanonood ka sa video na ito, i-subscribe mo na yan at pag-click ng notification bell para updated ka sa aking mga videos na aking i-upload. Okay, tara na. Ang una natin gagawin, mag-i-shred tayo ng garlic. Pero slide lang, huwag yung diinan. Kailangan yung garlic pinong-pino. Dalawang cloves na garlic. Ayan, tapos na po. Garlic. So, onion. Kailangan na dice. Gamit ko red onion. Kasi red onion mas medyo matamis sa white onion. Pino, di ba? So, next ang ating kamote. Gamit ko dito yung sweet potato. Pwede rin yung lagyan ng shrimps kung gusto nyo. Sa akin, okay na sa akin dito. Simply at madaling gawin at mas tipid siya. Hindi rin natin ubusin itong potato. 60% ng pork, 40% ng potato, sweet potato. Ganyan lang ang technique sa pag-dice ng ating small dice ng ating potato. Kung hindi kayo kumakain ng pork, pwede kayong gumamit ng manok. Substitute nyo sa pork. Itimpla na natin. White pepper powder. Yung salt natin para maiwasan nating maalat, gradually lang. Huwag natin biglain. Sa mga ganyang karami, mga 3/4 tablespoon ng ating asin. Kasi may sasawan namin eh. Magandang sasawan dito, garlic chili sauce or pantay. Or chili sauce. Sa akin gusto ko chili sauce. Gagamit tayo ng itlog dito for binding. Pang-bind sa ating ano para mabuo siya. Or allergy kayo sa itlog, gagamit kayo ng pwede kayong gumamit din ng harina. So, dapat i-mix nating maigi para equal yung lasa ng ating pagkain. Ating lumpiang Shanghai. Yan po. I-release lang natin sa chiller for about 15 minutes. So habang i-release natin yung ating mixture. So ready na rin natin ating lumpia wrapper. So mga kaunak, sa maglalagay din pala tayo din ng sesame oil para aroma doon sa ating lumpiang Shanghai para mabango ang ating huli kasi nakalimutan ko. Which is kung wala kayong sesame oil, pwede rin. Optional din naman yan. Ayan na. So ready na to. So mga kaunaks, ang ginagamit kong pandigit is harina lang. Dinilot ko lang sa tubig. Okay, start na po tayo. Ibigay ako ng isang sample lang sa inyo. Mga dalawang sample, tatlo. Ang iba hindi ko na ipapakita. Mga kaunaks, tandaan natin, huwag ding sobrahan yung ating peelings. Depende sa laki ng ating ginagamit na lumpia wrapper. So ganyan lang, tupi mo to. Diyan. Ikot mo siyang konti.
Tapos yung magkabilaan, tupiin mo yan. Tupiin mo dito. Tapos hawakan mo din dito para hindi siya magano para pantay yung pagkatupi. Ayan. Diba? Ano? Pandikit. So, meron na tayong pogi-pogi. Isang lumpiang rubber. Sige, one more. Papakita ko pa sa inyo sa pang-bilis. Okay, medyo malaki yung isa kanina. Bawasan natin. Okay, ganyan. Tupi. Tupi. Pens magkagilid. Kagilid. Itong dalawang to, na nakagahawa ka, itong dalawang to, ipipitin mo to, pang-ipi to. Kita nyo to, yung ginagalaw ko. Yan. Yung middle finger. Yan. Yung pampaipit yan. Para pantay yung ano, pagkatupi. Yan. Masundan nyo. Panoorin nyo lang ulit. Okay? See? Maganda ng ating... See? Maganda yung... Diba? Ang ganda ng ating... pagkatupik. Ubusin lang natin to lahat. Tayo magpiprito na. Ayun ang mga kaunak sa... pwede na ang ating... lumpia. Nabalot na natin. So, ipiprito na natin. Magpainit lang tayo ng kawali. Saka maglagay na tayo ng mantika. Kailangan kung mag-fry, butang talaga yung ating pinipito. So ang temperature nito mga kaunak sa 165 to 180. Huwag nating palampasin ng 180 kasi karniyan, masusunog kaagad yung outer, yung sa loob niyan, hilaw, manghilaw. So, dapat slow cook lang, 165 to 180. Malalaman natin kung wala tayong temperature, gagamit lang tayo ng DIY style. Wooden spoon or chopstick. So mga kanak, tingin lang natin, lagyan natin ng wooden spoon. Ayan, kumukulo na. So, nasa 160 na yung init niya. So, lagay na natin yung... Kainaan din natin yung apoy. Dapat naka mid heat lang. Tapos maglagay na tayo ng lumpia. Diba? Kailangan maluwang siya pag nagpiprito ng mga parang nadi-deep-fry para crisp, magiging crispy yung ating niluluto. Alright, kailangan din natin paliktarin yung ating piniprito. Munti na lang luto na to. Maximum dito nasa 5 to 6 minutes. Deep fryer. Mga kanak, sarili natin lumpiang Shanghai natin. So yan ang mga kanak sa ating finished product. Hindi na ang ating lumpiang Shanghai with chili sauce. Unax!